Good morning po sa inyong lahat. Sa lahat ng viewers, good morning. Samahan niyo po ako ngayong araw. Ito na nga po mga garden. At ako ay gagawa na po ng pagtatamnan po ng aking dumating na pals, yung aking panalunan na pals, yung aking palianopsis na 3 pieces na napanalunan ko na sponsor ni Sir Arben. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano ko sila itanim at kung saan ko sila itatanim. Pero bago po yun, welcome po muna sa aking channel sa Lian Lens Garden. Ako po si Len, ang inyong mama plantita. At ito na nga po mga garden, ang aking pagtatamnan ng aking pals. Kumana po ako ng yung tigas ng kakawati. Ipapakita ko na po sa inyo. Tara na po. Ito na nga mga kagarden, yung tigas ng kakawati. Ito balik po itong mga kagarden ay yung mga dati kong pinagtamnan ng orchids dati. Pero yung balat ng kakawati, kinain na po ng anay. Tinapon dati ito ni Papa kasi ay wala na nga ano, akala namin hindi na mapapinabangan. Kaya tinapon na ng aking Papa dun sa talahiban. Pero naalala ko yung dumating ngayong pals ko at yung iba ko ding pals ay sa tigas ng kakawati ko din tinanim. Kaya ay hinanap ko ito doon sa pinagtapunan. Yon, kahapon hinanap ko ito. Kaya ito na nga, aming hinila ng aking tuto, yung aking panganay kahit, ayun, medyo malaki po kasi ito. Ayun, oh. Puro tigas na po ito. Ayan, at ito po ay aking puputulin at gagawin po pagtatamnan ng aking palianopsis. Tara na po at atin na pong putulin para matanim na po natin. At ito na nga mga garden. At naputol na natin. At tingnan yung mga garden. Super tigas po talaga ng kakawati. Sulit na sulit. Pwede na po natin siyang paglagyan ng ating palianopsis. Ito po. Una-una kong palianopsis. Sa ganito ko din siya linagay. At mukhang hindi po maganda yung pagkaputol natin mga garden. Para siyang hindi pantay. Kailangan pa natin ito magpantay mga garden. Pero madali na lang din ito. Siguro pa ganito ang ating paglagay. Para yung mga ugat niya, ito ano natin, putulin na lang natin ito mamaya. Dito ganito putulin natin. Tapos ito pwede nating ilagay doon sa loob para pwede ding pag ano, kapitan ng mga ugat. Dito pa nga mga kagarden, bali dalawang putol pa ito, super laki pa. Mabigat. Pwede ding itong pagtamnan ng banda. At ito ay sulit na talaga, hindi na ito matagal po ito mabulok kasi ay ano na siya, tigas na po, wala na po yung kanyang balat, talagang ano na, natira na lang yung kanyang tigas, kaya matibay po itong paglagyan po ng orchids. Atin lang pong lilinisan pag paano natin siya mahahati dito. Ito nga oh, na ito yung nakabuon sa lupa dati hanggang dito. Pero hindi talaga siya na ano oh. Kahit inanay na yung kinain na ng anay yung kanyang ano mga balat, pero ito talaga pong ano, itong tigas hindi po kinain oh, ayan oh. Hindi man lang nainda. Mga dito ito na nakabuon hanggang dito, yung dating linagyan ko po ito ng mga orchids. Pansin ko lang noon na yung kasi marami akong tinanim sa bawat sa isang puno marami. Hindi po siya bilis lumaki o talagang hindi ko pa kabisado alagaan yung orchids noon, kaya hindi ano, kumbaga ay ano, kasi marami nga akong namatay noon na mga orchids kasi yung bago pa ako, yung beginners pa lang, yung nagsisimula pa lang, namatayan din po ako ng mga orchids, kaya ay ano talaga, nag-adjust ako ng ano, talagang inalam ko kung anong mga gusto nila, kung saan sila ano, kung saan sila hiyang, at kung ano ang gagawin ko para sila ay ano mabuhay at kung paano sila madaling maka-recover. Kaya ayun nga, medyo hindi natin inaano, ayun, medyo expert na din yung inyong mama at naparami na talaga natin yung ating mga orchids na nagsimula sa isa lang, sa isang orchids lang, nagsimula sa isang orchids, ngayon ay napadami ko at nabinta ko na yung iba at ayun, nakabili tayo ng ano, iba pang variety. Kaya ayun, medyo napakadami din natin pa isa-isa.
yung ating mga orchids. At kahit yung mga hybrid na orchids, ayan, medyo gap na, ano na, na sanay na akong alaga, kung paano sila alagaan. Kaya ayan, medyo hindi na po mahirap sa inyong mama mag-alaga ng orchids ngayon. Dito po natin siguro ito puputulin. Dito. At ito na mga ka-garden. Ayan, na hinihingal. Hiningal namin yung mama. Ayan, ito na nga mga ka-garden. At naputo ko na lahat. At ito po ay gagawin po natin. Pero bago po yun, lininisan po muna natin. At igagawin na po natin mga ka-garden. Tara na po at atin ang gawin. Kung paano po sila gagawing pagtataniman ng aking tatlong Phalaenopsis. Ito na nga mga ka-garden. Atin ang linisan po itong ating pagtataniman ng ating pals. Dahil medyo, ano na, mga kinaina ng anay na yung mga ibang ano, parts. Kaya ay atin ang tanggalin. Hindi mo ang pangit pa ganito, pa ano siya. Hindi siya pa sunod sa ano ng kahoy. Kaya mahirap pag ganun. Kailangan pag nag-ano ka, para hindi masira yung kahoy, pa sunod po sa kahoy. Ganun po yung ginagawa ko nung gumagawa pa ako ng furniture. Sa ano ng kahoy, meron kasi niyang ganyan. Tinanungan yung mga kagadyan, kanina hindi pa sunod. Kaya yun o, medyo paano yung kanyang pagtanggal, pailalim. Kasi hindi pa sunod yung ano ng kahoy. Ito, hindi pa sunod o. Bawi-bawi lang po ang ano ng kahoy. Atin pong ayusin. Para malinis din po. Hugasan natin. Hugasan po natin mamaya. Para yung ano. Nauumo na ako. Bawisan na kasi. Atin pong ano, lilinisan. Hugasan po ito. Kasi ay para po ay matanggal po yung mga putik-putik. Para hindi po pagmulan ng ano. Yung pag ano ay mikrobyo. O kaya ay yung pagmulan ng mga ano ng mga ugat ng ano. Para hindi po siya magkaroon ng ano, ng punggos. Para hindi po magkapunggos yung mga ugat. Kasi yung mga, ano, minsan ay sa, ano, nanggagaling sa mga maroon ito. Yan, sulit na sulit mga ka-guardian. Matigas talaga, oh. Matigas po itong ating pagtatanan. Yan. Yung pag, halos, inabot po tayo ng 10 minuto na pag, ano, putol. Maputo natin lahat. Mapagas kasi masyado. Atin lang pong ipapas-forward yun mamaya para hindi po masyado mahaba yung oras ng ating video. Atin i-ano na lang mamaya yung mga ano natin mga medyo matagal na ano na ginagawa. Ayan. At ito na nga mga ka-garden, oh. Super lucky eh. At talagang maganda ito para sa ating Phalaenopsis. Tapos, pag ano lang, spray lang natin ang pag nasa labas sila. Kasi yung aking mga Phalaenopsis ay nasa labas. Pagkatapos ng ulan, ini-spray ko sila ng betaine. Yung naibang fungicide po. Fungicide po yun para hindi po magkaroon ng fungus yung ating mga Phalaenopsis. Naiwasan po magka-fungus. Halimbawa, sa mga gustong ganito, gumaya din, o gustong gayahin itong aking ginagawa, ingat lang po kayo sa paggamit ng ano, tulad nito, ng itak. Kasi ay ito ay delikado. Delikado po ito. Pero ako, sanay na po ako sa ganito, kasi simula bata pa po ako ay nag-ano na po ako na gumagawa-gawa ng mga delikadong mga bagay. Pero hindi pa naman yung super bata. Lang may edad na, may ano na din po, mga ano na, mga teenager na din, mahilig po akong maggawa ng mga ano, mga bahay-bahay ng mga ano, parang mas gusto kong, mas gusto ko kasing gawin yung mga
gawain ng mga lalaki kaysa mga gawain ng mga babae. Kaya siguro nasanay akong ganito. Kaya sa mga hindi sanay ay kailangan po mag-ingat-ingat. Pero kung may panggastos naman kayo at gusto nyo mga ganito, pwede na lang magpagawa kayo sa mga ano, sa mga magaling, sa mga mahusay magawa ng mga ano at ano, para ano, lalo yung sa mga hindi familiar sa mga ganito, sa mga gawain ganito. Pero ako talaga po ay sanay na po sa ganito. Dahil yung mga lagayan po dati, ang mga orchids, ako din po ang gumagawa at ako din ang mga kumukuha ng mga ano. Kaya sanay po ako sa mga mahihirap na gawain tulad nito, kasi ay kung sa ano, kung hindi ka sanay talaga dito sa mga ganito, delikado po, baka masugatan. Pag hindi sanay, masugatan din kayo. Kaya mag-ingat po kayo kung gusto niyo mag ano. Ito po ay delikado, lalo na ang itak, delikado po ang itak, lalo pag matalas. Ito naman po ay hindi matalas, hindi po nahahasa, oh, hindi matalas siya. Pero okay na din yan kahit hindi matalas, at least safety kahit papano. Pero pag ano din, delikado pa rin. Kaya ingat lang po pa sa mga, kung gustong gayahin itong aking mga ginagawa na mga gawa na paglalagyan ng mga orchids, ingat-ingat lang po mga ka-garden. Dahil ito po ay delikado. Magawa ng mga delikadong ano. Putulin po natin, bale, papantayin po natin para maganda po. Ito na po mga ka-garden, oh, malinis na po siya. Alisin po lang natin yung mga ano, matulis o kaya yung matalim na bahagi ng ano, kahoy, para sigurado pong hindi maano yung mga ugat nila. Ito na mga ka-garden, at natapos ko na. Lalagyan na lang po natin ng ano, ng kanyang ano natin. Ano, nakatayo na mga ka-garden. Kung titingnan nyo, nakatayo na siya. Hindi na, pero para ano, safe talaga, lalagyan po natin siya ng isa pang patungan. Yung tabla naman po, na pinabilog po. Pinabilog po. Ito na mga ka-garden. Ito na yung aking pinabilog na ano, na kahoy. Ito po ay ano po dito, ganyan po. Ayan. At mukhang hindi po balance yung aking pagputol. Pero parang okay naman. Ganyan siguro ang paglagay ko. Ito, mga ka-garden, ganito po ang aking paglagay ng aking ano. Ayan. Okay na po siya. Bawas-bawasan po natin dito para mag-balance po siya. Ayan. Ito, dito, konting bawas. Hirap po itong carpentero mga ka-garden. Ayan, bilis-bilis na po na hindi po siya balance. Kaya ay hindi ko napansin kanina. Mahirap kasi tingnan pag ano, mahaba yung ano. Ano pa yung kaya po ito maging yung mama. Sanay po nasa mga ganito.
Ito na mga ka-garden at ipapako na po natin yung ating nagawa. Lagyan muna natin po dito ng pan para hindi po siya umalis. Parang pinakaharang po. Garden at ipapako na po natin. Mabigat po siya. Yung linagay po natin yung pako para hindi po siya umalis pag pinaano na natin, pinaganito na natin. Dati na po yung pako. Mas maganda sana pag may ano, ipuksi. Mga ka-garden, ipuksi na ilalagay, wala na po akong ipuksi. Ubus na po yung sa aking mister na ginagamit sa furniture dati. Ay, hindi naman makabili na. Oops. Kanya lang po talaga minsan mga ka-garden. Medyo minsan nagmamali sa pagpukpok. Kaya nababalik po yung pakot. Pero okay lang naman. Matiba na po ito. Ayan na mga ka-garden. At tapos na po nating gawin ang ating patungan po ng ating pals. At ito, gagawa po ako nito. Ito mga ka-garden, gagawa po ako nito at ilalagay po natin dito. Kaso ay wala na akong mahaba. Wala na po akong mahabang ganito mga ka-garden. Siguro sa ganito na lang. Ito sa ganitong ano na lang yung ano, kasya. Ito pwede pa rin naman itong lagian. Kailangan yung may ano ako, mas mahaba na panglagay. At ito, gawin po natin itong isa. Itabihin po muna natin ito. Tanggalin na po natin yung linagay nating harang na pako. Para hindi siya umalis. Pag pinako doon sa kabila, hindi siya aalis kasi may harang. Siguro ito na lang ang gagawin ko itong isa kasi nagagawa na ako kahapon din ng ganito tulad din ito ang paggawa. Hindi ko na lang binidyo kasi ay makulan kahapon. At saka ginamit yung cellphone natin ng aking mister kaya hindi na ako nakapag-video. Ayan, itabi po muna natin ito. Tapos ito naman po ang ating ito mga ka-garden yung mga ginawa. Bale pinabilog. Ito naman hindi masyadong bilog, para square lang siya. Square. May paulong at mayroong pabilog talaga. Ayusin po natin, tanggalin po natin itong puno. Subukan natin tapos siya ito. Parang tapos siya mga kagaling. Pero kailangan po natin tanggalin talaga itong puno. Ito na nga mga ka-garden na ano ko na, ganito ang aking setup, ang aking gagawin na naman para sa isa pang lagay ng pals. At same ano pa rin, ipako din natin, lagyan po natin ng harang para hindi po siya umalis. Natapos ko na po ang aking paglalagyan o pagtataniman ng aking tatlong Phalaenopsis na aking panalunan. At ito nga po, ito ay gagawa po tayo ng iba namang proseso, iba naman doon sa dati kong ginawa. Ito ay lalagyan ko po ng ganito para po ay mas maano yung pwede ko silang lagyan ng uling at pwede ko silang malagyan ng kung may mga fertilizer na ilalagay. Parang yung sapat lang baga.
Pero may gapangan po ng mga ugat. Ito nga puno. Pero parang may pot din po siya. Na kung gustong paglagyan ng fertilizer o tulad ng osmocote ay malalagyan po kasi may ganito. Pero yung sa akin, yung sa una kong mga pals, wala po, open lang po siya. Pero ito ay ito ang gagawin ko naman ngayon. Lalagyan po sila itong ano, parang net. Ito ay nakakuha ko lang din sa mga tira-tira dati ng mga ginawa. Ginawang ano ng aking papa dati, lagayan, kulungan ng manok. Ayan, parang ganyan po. Tapos dito po siya puputulin. Ito naman ka garden, mag-ano tayo ng ano, parang ano siya, nylon. Nylon na maliit. Ayan, parang sinulid. Nylon siya. At ano natin ito, itatali para hindi po siya umalis. Itatali po natin siya ng maganda. Ayan. Kung saan po yung ano natin. Para itatahi lang po natin siya ng ganito. Ito na mga ka-garden, natapos ko na pong gawin itong parang basket-basket ganyan, na ano ko na siya, na tinahi ko siya po ng nylon thread. Tapos ilagay po natin dito. Ayan po. Ayan, parang ganito. Tapos ipako po natin. Tatanggal ng ating bulb. Pakuan lang po natin siya ng paikot. Natin ang pagbasa. Nagbalian natin po yung position natin. Para siguro ang pantay po ang natin. Ito na mga ka-garden, at natapos ko na po ang ating pagtataniman ng pals. Ayan po. Inis na po ang isa. Isa naman. Dito lang po muna. Ito po ang isa. Ayan. Nakagawa na din po ako nito. Hindi ko na pinakita kasi ay ano, masyadong maano. Masyadong matagal po ang paggawa nito. Ito, masyadong matagal po pag ano, pag tinatahi. Inaano ng ano. Dito po tayo muna mag-uu. Dito po natin iuuna. Dito po ang ating uunahin para hindi po mag ano siya. Para pantay po ang para pantay po siya, parehas po ang kanyang taas.
po ang aking lagayan ng aking Phalaenopsis. Tara na po at atin na pong itanim ang aking Phalaenopsis at mukha ang gagabihin na po tayo mga kagarden. Ito na po mga kagarden ang ating Phalaenopsis, atin na pong itanim. Ito po ay tatanggalin po natin sa ano, dito, ayan. At saka po tanggalan po natin ang ito, moss. Itong moss niya mga kagarden, tanggalan po natin. Ayan, at mukhang yung ibang root niya ay nasisira na mga kagarden. Need po natin siyang tanggalin na po. At parang baka magka-root-root na po siya. Kasi, ano, basta yung kanyang moss. Ayan, may bago na siyang ugat mga kagarden. Tamang-tama. Ayan, nagkakaroon na siya ng bagong ugat. Tamang-tama po ang ating paglipat sa kanya. Ayan, baka kailanganin po natin itong, ano, pinatanggal natin moss sa kanya para sa ibang ano. Bago natin po siyang isa pang ugat. Ayan o, dapat ingat-ingatan po natin. Yung bagong ugat niya. Tanggalin po natin yung mga nabulok ng ano, root. Para wala na pong sagabal sa ano, sa iba. Ayan o. Bulok na po kasi ito. Wala na ito. Patay na po itong root niyang iba. Kaya tanggalin na lang po natin. Tanggalin po itong mga patay ng root. Para magkaroon po siya ng panibagong root. Dati kasi mga kagarden, yung hindi pa ako bagong alaga ko pa lang ng pal sa mga kagarden, ay hindi ko inalis yung kanyang ano. Tumaba nga po siya, pero nagkaroon po siya ng root. Ng root-root. Kaya, ano po, muntik nang mamatay. Kaya tinanggal ko po yung lahat ng moss niya. At pinalitan ko. Ayun nga, linagay ko nga sa ganito. Sa ganito sa kahoy. Pero hindi ko nilagyan ng ganito. Ayan. Ang dami niyang patay na ugat mga kagarden. Need niya talaga pungpunan ng ano, ng mga ugat. Ayan o. Kunti na lang mga kagarden yung buhay niyang ugat. Need po natin siyang i-repot para mawala po yung mga ano. Ayan po mga kagarden, natanggal na po natin lahat ng ugat niya. Lahat ng ugat niyang patay. Kasi itong pagsisimula ng ano. Itong pagsisimula ng root pag hindi po natin tinanggal. Ayan po. Ayan po siya mga kagarden. Saan po kaya natin siya ilalagay? Pero kahit saan po natin siya ilagay ay ano talaga, magiging maganda naman ito siguro, sana. Pero habang hindi pa successful, syempre, nag-aalala pa rin tayo, baka magkamali tayo at mamatay po ang ating Phalaenopsis. At kaya ay, ingat na ingat po ang inyong mama. Ayan. Ayan ang bagong ugat niya mga garden. Oh. Ayan. Ayan mga kagarden, wala na siyang ugat talaga. Inalis na po natin lahat. Ayan, at dito natin po siya ilalagay. Dito. Paano kaya ang paglagay natin mga kagarden? Para hindi po siya masira. Ayan. Ayan po mga kagarden. Ganyan po. Ay, mayroon pa parang patay na ugat mga kagarden. Saglit lang. May patay pa pong ugat. Ito patay pa po. Hindi na po natin siyang tanggalin. Ay, parang hindi pa naman. Tanggalin na lang natin. Garden. At atin na pong itanim ang ating bagong Phalaenopsis. Ito na po siya. Paano ba ito? Ang ating pagposisyon sa kanya. Ito, ganito. Ayan. Okay ba? Dito mga kagarden, ganito mga kagarden. Ayan. At lagyan na po natin siya ng uling. Uling. Sa tabunok mga kagarden. Yung ating maliliit na bunot. Lagyan po natin siya ng maliliit na bunot. Pero mas marami po ang ating ilalagay na uling. Ito na nga mga kagarden. Natapos ko na po siyang itanim. Bali, ano ko na... Inano ko na siya mga kagarden. Linagay ko na po sa kabila. Iniikot ko na po. May dumating po kasi akong bisita. Kaya hindi ko na naipakita sa inyo yung tamang pagtapos ko ng ano. Pero ito, dito sa isa po. Aano po natin. Ayan. Lagyan po natin ng mga uling sa ibaba. Ito na nga po ang isa, mga kagarden. Alisin na po natin sa kanyang lagayan. Ayan nga po, oh.
dahil basa po mga ka-garden, nagkaroon na po siya ng ibang ano, nagka-root-root na po siya. Ayan po, medyo nagka-root-root na yung bagong ugat niya ay nabulok. Kaya alisin na lang po natin. Alisin po natin din itong moss. Itong moss. Tapos siguro ang pag-video nito. Pero ipagpapatuloy ko ang pagtatanim kasi ay need na siyang talagang hindi ko naman pwedeng hayaan siyang ganito. Baka matumba siya kasi kulang siya sa uling. At medyo palubat na din yung ating cellphone kasi ay kanina pa po tayo nag-video. Simula sa paggawa ng lagayan. At siguro bukas ko na lang i-continue sa pag-video yung isa kasi ayun hindi hindi ko matatapos ngayon ang pagtatanim, pero itong isa ipagpapatuloy ko na lang po ito ngayon. Tatapusin ko po ang paglagay ng uling at saka chinap-chap na bunot. At itong isa nga, ayan, tapos ko ng isa, ayan, naayos ko na siya mga ka-garden. Kaya bukas na lang po ulit yung isa. See you na lang po bukas at ito ay tatapusin ko na. Hello po mga garden, good morning na po ulit. Ito na po, continue na po tayo sa hindi ko po natapos kagabi. Pero ito natapos ko po, ayan, ito. Natapos ko po itong dalawa at ito na lang isa po ang aking itatanim. Kasi ay inabot na po tayo ng gabi kagabi. Hindi, inabot na po ng dilim kasi ay hindi ko natapos. Kasi kung gumawa pa po tayo ng mga patungan at may iba din ginagawa, hindi lang po ang paggawa ng patungan at paglagay nito. Habang ako'y gumagawa nito ay isinisingit ko din yung paggawa sa bahay, pagluto, paglaba. Kaya talagang medyo hindi ko po maano agad. Pero ito nga, continue na po tayo ulit. At itatanim na po natin ito, mga ka-garden. Ito, itatanim na po natin itong isa pang palianopsis na aking napanalunan nung nakaraang araw. Ayan, yung kinuha po natin sa LBC. Yung nauna kong vlog ay yung pag-open natin. Pero ngayon, pagtatanim na po. At ito na nga po, sa ganito ko nga po itinanim. At ito pa yung paraan ko sa pagtanim ng palianopsis. Ayan, patuloy na po tayo sa pagtatanim. At ito na nga po, tanggalin na nga na po na dito po natin siya itatanim. Ayan, pero bago po yan, lagyan po natin muna ng mga pangsingit-singit na uling para hindi po siya mag siksik. Ito, parang ganito, lagyan po natin dito para may pag ilagay po natin yung ugat, hindi po siya mag kasi ay hindi po maipit ng itong ating lagayan kasi may nakasingit na pong mga uling. Ayan, po itong siksikan ng uling para maganda na po ang ating pulse. Tuloy-tuloy na po ito sa pag grow niya kasi hindi na po madidisturbo yung kanyang
itanim na po natin siya mga garden. Tanggalin na po natin siya dito sa kanyang lagayan. Kasi dito sa amin ay tag-ulan, malamig ang klima, hindi natutuyo agad yung ano, kaya hindi siya pwede sa ganitong ano, sa ganitong lagayan. Kasi kahit ilang araw na siyang hindi nadidiligan, ano pa rin siya, basang-basa pa rin. Kahit isang bisis mo lang siya diligan, basa pa rin po kasi ay medyo malamig po ang klima dito sa amin ngayon. Kasi tag-ulan po. Araw-araw umuulan dito. O hindi man umulan sa araw, pero sa gabi uulan. Kaya ito, kailangan po nating tanggalan siya. Tingnan yung mga ka-garden, basang-basa pa rin. Ay halos ilang araw po na po itong hindi nadidiligan. Isang bisis ko lang ito in-spray lang nung ano nga dumating siya, halimbawa dumating siya ngayon, pagka sunod pang araw ko siya diniligan. Pero simula noon hindi ko na diniligan, pero ito basa pa rin po yung kanyang moss. Yanit po talaga nating ilipat siya sa ganitong ano lagayan kasi para yung ano niya mahanginan talaga, hindi po magkakaroon ng rot yung kanyang ugat. Ayan, nag-ano na yung ibang ugat niya po ay mayroong rot na, tanggalin na lang natin mamaya kasi delikado po yan, baka tumuloy-tuloy at maganta po at maluo yung ating Balanopsis at baka magkaroon siya ng crown rot. Kay Sir Arby naman, iba po yung paraan niya mag-ano ng pals. Pero nga, sabi nga, kanya-kanya pong paraan kung paano po mapalago at paano mabuhay sa bawat lugar yung mga ano. Kasi hindi pare-pareho po ang ano ng lugar. Merong mainit, merong malamig. Kahit mainit pero malamig po ang lugar, kaya iba-iba po ang klima, kaya nag-a-adjust din po yung mga halaman pag makarating sa ibang lugar kasi ay hindi pare-pareho ang klima po sa bawat lugar. Kaya tayo, halimbawang may binili tayong halaman, kailangan mag-adjust din po tayo. I-ano din po natin yung ano nila, kung kaya nilang ano mag-adjust sa lugar natin. Pag ano nyo, i-observahan lang po natin sila. Pag nakikita natin parang umiiba yung kanilang ano, ang ibig sabihin yun hindi po nila ano yung ano, kaya kailangan ibahin po natin yung mixture ng kanilang pinagtatamnan o ibahin po natin yung ano nila, kasi ibig sabihin yung kanilang pinagtamnan ay hindi okay sa lugar na bago nilang tirahan. Dito madaming ugat. Ang ganda po ng mga ugat nito. Mukhang hindi po natin ito bababasa ng maraming ugat. Pero yung isa talaga, halos kunti na lang po yung ugat.
ayan na nga mga ka-garden, natapos ko na pong gawin ang aking lagayan ng aking mga palianopsis. Ayan, at nilagay ko po muna sila sa aking sa aking garden, pero hindi pa naman po mainit, 7:30 pa lang ng umaga, para po ay mabiguhan ko po sila ng maganda at maayos ko po ang aking pagkuha ng video. At pagkatapos nito ay didiretso ko na po sila sa kanilang greenhouse, para doon ay medyo malilim, morning sunlight lang po ang kanilang makukuha, at hindi po sila malalagay sa full sun kasi ay baka masunog po. Pag sa full sun po sila, baka masunog po ang kanilang mga dahon at magkaroon po ng sunburn. Ayan na po mga ka-garden ang aking gawa at ang aking paraan sa pagtanim po ngayon ng aking palianopsis. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panunood at salamat sa pagsama sa akin at sa mga bagong subscriber. Thank you po. Sana po ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. At salamat po sa lahat ng viewers na nanonood at nakasuporta po sa aking munting channel. Sana po ay huwag po kayong magsawang manood at mag-suporta po sa akin. Salamat po mga ka-garden. Ingat po palagi at magandang araw po sa inyong lahat. Ayan po ang aking bagong creation ngayong araw. God bless po!